Isa na yata ang kasong ito sa isa sa pinakaumingay dahil sa pagkakasangkot ng dating mayor ng Laguna na si Antonio Sanchez at mga tauhan nito. Pero ano nga ba ang katotohanan sa likod ng Aileen Sarmenta at Alan Gomez case? Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, ilike ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Si Aileen Sarmenta ay isang four-year college student sa UP Los Baños at maging si Alan Gomez ay estudyante din sa nasabing eskwelahan. Marami ang nagsasabi na may pagtingin daw ang mayor noon ng Laguna na si Antonio Sanchez kay Aileen. Mula noong makita ni Mayor si Aileen sa isang naging panayam nito sa nasabing mayor bilang isang programa sa eskwela na pinapasukan ni Aileen Sarmenta. Nangyari ang lahat noong June 28, 1993. Habang nasa loob ng campus ng UP Los Baños si Aileen Sarmenta at Alan Gomez sa harap ng Agri Complex. Habang nakasakay sa isang sasakyan si Aileen at Alan nang biglang dukutin sila ng mga armadong kalalakian. Base sa imbestigasyon, sakay ng isang ambulansya ang mga dumukot kay Aileen at Alan. Dinala si Aileen at Alan sa Erais Farm, Barangay Curva, Calawan, Laguna. Ito ay sinasabing pag-aari ng mayor noon na si Antonio Sanchez. Sinasabing kaya daw dinukot si Aileen ay upang ipangregalo sa mayor noon na si Sanchez. At si Alan ay isinama lamang para maiwasan ang bulilyaso sa nasabing pagdukot. Kinilala ang mga dumukot na sila ang magkapatid na Luis Corcolon at Rogelio Corcolon na pawang bodyguard ni Mayor Sanchez, noong deputy chief ng PNP Calawan na si George Medeldea, Baldwin Brion, pamangkin ni Mayor Sanchez, hardenero ni Mayor Sanchez na si Pipito Kawit at PO3 Soylo Ama. Kasama din si Aurelio Centeno ang nagmamaneho ng ambulansya at si PO3 Divencio Malabanan. Sila ang tumatayong star witness upang maresolba ang kaso. Base sa pahayag ng star witness na si Centeno, pagkarating daw nila sa Erais Farm, ay dinala nila si Aileen at Alan sa rest house sa Erais Farm ni Mayor Sanchez. Sinalubong naman sila ni Mayor Sanchez. Agad naman pinasok si Aileen sa loob ng silid ng mayor at naiwan si Alan kasama ang mga tauhan ni mayor at doon pinagugulpi si Alan. Mga alauna ng madaling araw ng June 29, 1993, nang lumabas si Mayor Sanchez, kasunod nito nang nilabas mula sa silid si Aileen na hinang-hinana. Base sa pahayag ng star witness na si Centeno, ay nagawa pa daw magpasalamat ni Mayor Sanchez sa regalo na binigay sa kanya. Kasunod dito ay sinakay nila sa van si Aileen at Alan habang nakasakay naman si Centeno at SPO3 Divencio Malabanan sa ambulansya. At sinundan nila ang van kung saan nakasakay si Aileen at Alan. Habang binabagtas sila ang kalsada sa Barangay Imok, ay nakarinig sila ng putok mula sa van at huminto ito sa isang tabi. Mula sa ambulansya ay nakita nila si Pipito Kawit na hila-hila si Alan palabas ng van. At saka pinaputokan gamit ang Armalite. Matapos nito ay tumungo sila sa sitio paputok sa Barangay Mabakan at sa mismong van nilapastangan si Aileen. Matapos ang lahat ay habang umiyak si Aileen at nakaluhod na animoy nagmamakaawa ay biglang binusalan ito ni Luis Corcolon at biglang pinaputokan at dito nila iniwan ang biktima. Matapos ang ilang oras, binalikan nila ang pinangyarihan at ipinalabas nila na sila ang nakakita sa mga biktima. May mga nadawit sa mga pangyayari na wala namang kinalaman hanggang mahuli si Aurelio Centeno. At diniin nito na si Mayor Sanchez ang may utak ng lahat. Tinuro din nito ang anim na salarin na sila ang magkapatid na Luis Corcolon at Rogelio Corcolon na pawang bodyguard ni Mayor Sanchez noong deputy chief ng PNP Calawan na si George Medeldea, Baldwin Brion, pamangkin ni Mayor Sanchez, hardenero ni Mayor Sanchez na si Pipito Kawit, at PO3 Soylo Ama. Ang pahayag ni Centeno ay pinagtibay ni SPO3 Divencio Malabanan, kaya ang dalawa ay naging star witness laban kay Mayor Sanchez. Dahil sa kasong ito, ay nasilip ang ibang kaso ni Mayor tulad ng pagpapatumba nila sa mag-amang Nelson at Rickson Peñalosa dahil sa pagsuporta nito sa kalaban sa politika ni Mayor Sanchez. Sinasabing wetting lord din daw ang mayor.
at may sariling private army. Dahil dito ay inimbestigahan ang pagkakaroon nito ng labis na ari-arian. Halos 1 taon at 4 buwan ang tinagal ng kaso hanggang noong March 14, 1995, inilabas ang hatol. Ito ay guilty. Pinatawan ang dating Mayor Antonio Sanchez at ang 6 na tauhan nito ng 7 reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Pero matapos ang 26 years na pagkakakulong ay muling umingay ang pangalan ng dating Mayor Sanchez dahil sa pagpapabalitang paglaya nito. Dahil sa batas na RA 10592, at maraming umalma tungkol dito. Pero si Mayor Sanchez ay nanindigan pa rin na wala siyang kasalanan sa mga nangyari at hinding-hindi magsasorry sa mga pamilya ng biktima. Noong March 27, 2021 ay natagpuang walang buhay ang dating Mayor Sanchez, walang nakitang indikasyon ng foul play.